sa loob ng ating bahay, hindi natin kontrolado ang enerhiya na pumapasok dito. Kaya naman sa tulong ng feng shui, mayroon tayong mga gabay upang maayos ang enerhiya na dumadaloy sa loob ng bahay at maging swerte ito sa anong aspeto ng buhay. Ang mga gabay na ito ay maaaring sa tulong ng mga halaman, kulay, tamang pwesto o sa mga simbolo. Para sa usapin na ito, ang simbolo ng Laughing Buddha ang ating bibigyan ng pansin. Kung mayroon kang Laughing Buddha sa loob ng bahay mo kapakbit, ito ang senyales na alamin mo kung saan ba talaga ang eksaktong pwesto para tumalab ang dala nitong mga katangian. Pero bago tayo dumako roon, bigyan muna natin ng pagpapakahulugan at kung bakit swerte ang Laughing Buddha. Ang Laughing Buddha ay ginagamit sa feng shui bilang tagadala ng mabuting kapalaran, kasaganahan, kaligayahan, tagumpay at mabuting kalusugan. Ibig sabihin, kung ano ang ninanais ng iyong puso, ito ay magiging totoo. Halimbawa ay makaakit ng maraming pera, ang Laughing Buddha ay makatutulong upang magkatotoo ito. Ang Laughing Buddha ay nakakabukod-tangi sa iba mga kapakbet dahil ang itsura nito ay tumatawa. Kapag tumatawa ang isang tao, alam natin na sila ay masaya. Kaya naman ang Laughing Buddha ay tinatawag na The Happy, The Haughty o Traveling Buddha. Kalimitan, kapag nakakita ka ng isang Laughing Buddha sa loob ng bahay, may kasama itong mga gold ingots, isang sakong yaman para doble-doble ang dala nitong swerte. Ngayon, alam na natin ang kahulugan at para saan ang Laughing Buddha. Dumako naman tayo sa pinakamahalaga nitong aspeto, ang eksaktong pwesto sa loob ng bahay para makaakit ng maraming pera. Kumuha na ng papel at lapis mga kapakbet at ilista na ang mga babanggitin at alamin kung tama ba ang pwesto nito sa bahay mo. Isa sa pinakamagandang ilagay ang Laughing Buddha ay malapit sa pintuan. Mainam ito ilagay malapit sa pangunahing pintuan mo dahil sa dala nitong iba't ibang katangian. Nilalagay ito rito dahil pagpasok mo pa lang ay makikita mo na ang dala nitong swerte. Sa mga ngiti pa lang nito ay magkakaroon ka na ng positibong enerhiya papasok sa loob ng bahay mo. Ang Laughing Buddha sa pintuan mo ay magsisilbi upang taga-protekta laban sa mga negatibong enerhiya at para magkaroon ka ng positibong enerhiya upang makaakit ng maraming pera. Kilala rin ang Laughing Buddha bilang taga-protekta sa mga bata, kaya naman mainam na ilagay ito sa lugar na kung nasaan ang mga bata. Kinakailangan na protektado ang mga bata sa loob ng bahay, kaya mainam ito. At higit sa lahat, para makaakit ng maraming pera mga kapakbet, napakainam na ilagay mo ang Laughing Buddha sa southeast ng bahay mo. Sa ganitong paraan, kapag nakalagay ang Laughing Buddha sa direksyon na ito, pinapataas nito ang magandang kapalaran ng may-ari at higit sa lahat ang yaman nito. Mainam din na kinakailangan na nakatapat ang Laughing Buddha sa may-ari ng bahay upang maging totoo ang mga ninanais. Tandaan mga kapakbet, kung gusto mong makaakit ng maraming pera, samahan ang Laughing Buddha ng mga gold ingots o mga Chinese coins para doble-doble ang pasok ng pera. Itatak din sa isipan na ang Laughing Buddha ay tumutulong upang maging totoo ang hangarin ng may-ari, kaya dapat mabuti ang inyong mga hangarin para ito ay magkatotoo. Ngunit sa bandang huli, ang Laughing Buddha ay magiging walang silbi sa loob ng bahay kapag ang may-ari ay walang ginagawang hakbang upang mapabuti ang buhay dahil ang Laughing Buddha ay ginagabayan ka lamang. Isang gabay upang mamuhay ayon sa ninanais mo at makaakit ng maraming pera. Sa bawat desisyon at galaw natin mga kapakbet, samahan ito ng sipag, tiyaga, pagmamahal at pananalig sa may kapal upang tatalab ng buo ang dalang swerte ng ating mga Laughing Buddha. Magkakaroon ka ng walang humpay na kaligayahan sa buhay mo mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!